Balik trabaho na sa Davao City si Vice Mayor Paulo Duterte matapos mag-leave ng 3 linggo. Agad siyang nausisa tungkol sa mga paratang laban sa kanya ng testigong si Edgar Matubato. May report si Tina Panganiban Perez. Halos 3 linggo ring naka-leave si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. At sa kanyang pagbabalik sa City Council, hindi siya tinantana ng media sa reaksyon niya sa testimonya ni Edgar Matubato, ang umaming hitman ng umano'y Davao Death Squad. Maring itinanggi ng anak ni Pangulong Duterte na gumamit siya ng droga at pinapatay ang negosyanteng si Richard King noong taong 2014. Never in my life nga nanugo ko mong papatay ang tao. Kung naamang ko'y kalagot sa isa ka tao, ako mismo mukulata niya, kabalo mo anak mga taga-Davao. Di ko manugo sa ako ang mga problema sa kinabuhi. Sabi ng vice-alcalde, hindi niya personal nakakilala si King. Pero may plano raw sila magkita noon ni King para sa isang business meeting. Hindi na raw yun natuloy dahil sa pinatay na si King. Nato'y mga middleman sa una nga gusto si Richard King makigstorya sa ako because naasay mga rescue equipments na ipakita sa ako para sa 911 sa Davao City. Pero wag yun na nahitabo, he even invited me to Boracay para dito niya ma-demonstrate to iyahang mga watercraft, no? So wala yun na mahitabo, kay tungod na matay man siya. Wala rin daw bodyguard si Vice Mayor Duterte noong bata pa. Kung meron man daw siyang security escort, hindi isa rito si Matubato. Whatever ginasulti ni Matubato, and to tell you frankly, Mr. Matubato, I don't know you. Bisag mag-atbangay tanduha karon dayon. Basig imuha ng anak ang imuhang ginasulti diha sa Senado. Tumanggi ang Vice Mayor na pumunta sa Senate hearing dahil hearsay lang anya at walang ebidensya ang mga paratang sa kanya ni Matubato. Kung siya umano ang magbubulgar ng mga nalalaman, may isang senador umanong nagko-cocaine at sinisiguro niyang makakakuha ng ebidensya. Kaya kung ako'y makahimog ebidensya ninyo, I'll see to it na kung ako mo akusa ninyo, narabay senador diha, nagka-cocaine, o ako'y makakuha ng ebidensya ninyo, igawas ko yun na. Tininood ta na storya. Nagkausap na rin daw sila ng kanyang ama hinggil sa testimonya ni Matubato at wala raw siyang planong kasuhan si Matubato. I don't have the time para atubangon na inyohang mga gipambuhat. O kabalo kung sa siya, buang na. Tina Panganiban Perez, GMA News.